Kasi marami ng mga tunay na mga nagtuturo ng tunay na kapaskuhan. Pero siyempre, meron pa rin nagtuturo ng mali. Ang tunay na mensahe ni Hesukristo. Isang pamaskong handog, special na pamaskong handog. Unang bahagi, ang kapanganakan ni Jesus at ang dahilan ng kanyang pababa dito sa earth. Bagamat, marami sa atin, karamihan sa atin, alam naman natin si Jesus Christ talaga, si Panginoong Jesus, hindi naman siya talaga pinanganak na kahapon, di ba? December 25. Yung iba, sinasabi daw pinanganak daw si Jesus August 26. Pero, hindi na tayo ano dyan, no? hindi na yan yung concern natin. Ang mahalaga, bumaba siya dito sa earth. Hindi kailan siya bumaba, kundi hindi eksakto kung kailan siya bumaba, di ba? Kundi bumaba siya talaga. So pagbaba niya rito, tinuruan niya tayo kung paano magmahal, kung paano umibig. Ang itinuro niya sa atin, pag-ibig sa Diyos. Yan yung foremost at saka greatest commandment. Ibig sabihin ng foremost, dakila at saka pinakahigit, pinakamataas na mensahe niya. Wala nang higigit pa dyan, pag-ibig sa Diyos. Sabi niya, mahalin mo ang Panginoong Diyos mo ng iyong buong puso, buong isip at buong katauhan. Ito ang pinakadakila at pinaka mataas na utos ko. Matatagpuan natin sa Matthew 22:37 hanggang 38, Mark 12:28 hanggang 31, at saka sa Luke 10:25 hanggang 28. So ibig sabihin nun, ang pag-ibig sa Diyos, yun talaga yung pinaka buod, pinaka sustansya ng pagbaba ni Jesus Christ dito sa earth. Pag-ibig sa Diyos. Hindi material na kasiyahan. Party-party, punta sa karnaval, inom-inom, kain ng kung ano-anong pagkain, party, di ba? Hindi ganyan. Hindi rin salvationism. O kaya maliligo ka sa dugo ni Jesus kasi si Jesus daw galing sa ano, sa langit, anak ng Diyos. Para iligtas tayo sa kasalanan, kailangan maligo tayo sa dugo niya. E paano tayo maliligo sa dugo niya? Di papatayin mo yung tao, di ba? Hindi ganoon. Halimbawa Pangulong Duterte. Halimbawa lang naman 'to, no. Gustong-gusto mo siyang regaluhan. Gusto mo matutuwa. Alam mo matutuwa siya. Ang gagawin mo ba, kukunin mo si Baste? Tatanggalin mo yung daliri ni Baste at ibibigay mo kay Presidente Duterte. Tapos makikita mo yung dugo-dugo doon. Matutuwa kaya si Presidente noon? Siyempre hindi, di ba? Ganon din yan eh. Hindi matutuwa yung Diyos kapag si Jesus Christ ay pinako natin sa krus. Tapos yung dugo niya, ipapaligo natin. Hindi yun. Mali yun. So kung katulad tayo ni Jesus, mahal natin yung Panginoong Diyos, ang tatay, mahigit. Masyado nating mahal yung Father. Easily, automatically, madali na nating mamahalin yung mga neighbor natin, yung mga kapitbahay, yung mga ibang nilalang. Bakit? Kasi, yung mga living entities, bahagi ito o anak ito ng mga Panginoong Diyos eh. Ano man sila, puro kislap sila. Itong Panginoong Diyos, meron siyang form. Sabi sa Bible, God created man in His own image and likeness. So, ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang tao na kawangis niya. Ibig sabihin, ang Diyos may mukha, may kamay, may itsura. So, siya spiritual na, sa kanyang spiritual na katawan, nanggaling itong mga maliliit na spirit soul na to,
nagkaroon ng katawang tao, hayop, halaman. So lahat yan anak ng Diyos. Kung hindi tayo anak ng Diyos, kanino tayong anak? Kay Satanas? Hindi, hindi ganun yun. Kasi si Satanas, anak din ng Diyos yun. So bahagi tayo ng Diyos. Sabi nga, ang foremost commandment niya ay mahalin natin Diyos, di ba? Yung pangalawang commandment niya, the second commandment is like unto it. Mahalin mo ang iyong kapitbahay o yung ibang tao na katulad ng sarili mo. Matthew 22:39. Hindi tayo pwedeng ihiwalay sa Diyos. Katulad ng liwanag ng araw na hindi mo pwedeng ihiwalay sa araw, di ba? Kapag may liwanag, ibig sabihin yun may araw. Tayo yan, yung mga liwanag na yun, yung mga tuldok na yan, nang galing tayo sa buong liwanag. Hindi tayo pwedeng ihiwalay. Biro mo, ilan yan, no? Million, billion, uncountable. Halimbawa, ito yung Diyos, ito tayo. Pero siyempre, ang kahibaan yan, tayo ay persona, ang Diyos ay persona. Ibig sabihin, bagaban, personal siya, person. Tayo, person din tayo. Hindi tayo liwanag lang. Person tayo. Ang Diyos ay person din. Siya yung supreme person. Kaya, inherently, ibig sabihin ng inherently, sa kaibuturan ng ating katauhan, tayo ay holy, katulad ng Panginoon. Kasi galing tayo sa Kanya, kaya tayo ay holy rin. Banal din tayo. Yun yung nature natin. Lahat tayo ay banal. Yan tinuturo ng mga spiritual masters. Kaso, hindi tayo nag-a-act bilang mga banal. Nag-a-act tayo bilang mga demonyo. Kaya sabi sa kasabihan, mahalin mo ang Diyos ang higit sa lahat. Kapag minahal natin yung Diyos, matatagpuan natin yung tunay na kaligayahan. Sabi nga ni Jagad Guru, dahil sa pagmamahal, pag-ibig at pagmamahal, nakikita natin, nakakalasap tayo ng kasiyahan sa ating paglilingkod. Ano man ang ating ginagawa, naglilingkod tayo sa tao, naglilingkod tayo sa magulang, sa anak natin, sa society. Pag naglilingkod tayong ganoon, nakakaramdam tayo ng happiness dahil meron tayong pag-ibig at pagmamahal. Yun ang sikreto doon. Pag wala kang pag-ibig at pagmamahal, nagtatrabaho ka, on the bummer yun. Hindi ka makakakuha ng kasiyahan. Pero pag ini-enjoy mo yung ginagawa mo, may kasiyahan doon. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, malalasap natin yung tunay na kaligayahan. Parang nectar yun eh. Tamis. Hindi tayo tulad ng mga langaw. Ito hindi to langaw ah. Bubuyog yan. Ang bubuyog, hindi siya nagpupunta sa mababaho, mga basura, mga madudumi. Hindi siya pumupunta roon. Ang pinupuntahan niya yung mga bulaklak kasi ang kinukuha niya matamis. Yung langaw, ang pinupuntahan niya yung mga mababaho. Hindi ito langaw, bubuyog yan. So, kapag ganun tayo, makakalasap tayo ng pagmamahal, magiging well-wisher tayo ng iba. Kumbaga yung puso natin magiging busilak. Kasi yan ang nature natin, eh, di ba? Sinasabi nga, di ba? Tayo ay divine eh. Katulad ng Diyos, divine tayo. So yung puso natin pwedeng maging ganyan, busilak. Yun yung nature ng ating puso, busilak talaga. So, ito talaga yung spirito o essence, kahalagahan ng Pasko. O pagpunta ni Jesus dito sa material na mundo. So ito yung pinag-uusapan natin. Yun talaga yung tunay na meaning ng Pasko. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa iba. Okay? Pangalawang bahagi. Sino ba si Jesus? Siya ba yung tatay natin? Aba? Meron mga historical evidence na si Jesus daw nang galing sa India. Nagpunta siya sa India. Ang tawag nun sa India, Bharatavarsha. Ngayon, ang tawag dito ay India. So yung sa India, ang tawag kay Jesus Christ ay Isa Krista.
Isa or isa, isa, Krista. Anong ibig sabihin niyan? Yung isa, pangalan niyan na iba-iba yung pinagmulan niyan. Sinasabi ng Wikipedia, etong pangalan dato, na to, galing daw ito sa Arabic, Arabic yung ano, yung salitang isa. Pero yung Arabic na yan, yan yung translation ng salitang Jesus. Tapos yung ano na yon, yung salitang yan, yung Arabic na yan, ang pinagmulan niyan, Hebrew pa rin. Yan ang sinasabi ng Wikipedia. Pero sabi sa iba, kung ano yun mo, yung isa, galing yan sa word na Isbara. Pag sinabing Isbara, controller, supreme controller, yun yung pangalan ng Diyos. Isvara. Controller. Parang, kumbaga sa Tagalog, bathala. Sabi ng ating Grandfather Spiritual Master, si Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, yung Christ daw, nanggaling niya sa salitang Greek na Christos. Etong Christos na to, yan yung Greek version ng salitang Krista. Ano yung salitang Krista? Sabi ng Grandfather Spiritual Master natin, Bhaktivedanta, kapag ang isang ano, isang Indian, minsan pag sinasabi niya yung Krishna, minsan ang sinasabi niya Krista. Ang ibig sabihin ng Krista, Sanskrit 'yan eh. Yung kinakanta natin kanina, Hare Krishna, Hare Bol, Sanskrit, mga salitang Sanskrit 'yon. Ang ibig sabihin noon, object of attraction. Ibig sabihin, sa kanya nang gagaling yung attraction. Yung Sanskrit word na Krishna, ibig sabihin nito, all attractive. Ito yung isa sa pangalan ng Supreme Person ng Panginoong Diyos mismo. All attractive. Krishna, ang ibig sabihin ng Krishna, all attractive. Pinakakaakit-akit. Wala nang mas higit pa sa kanya. So, iyan ang pangalan ng Panginoong Diyos. Isa sa kanyang mga libo-libo at daan-daang mga pangalan. Million-million pala, sorry. Mga pangalan. Yung salitang Greek na Christos, ibig sabihin niyan, anointed one. Ibig sabihin niyan, pertaining yan sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Anointed one. Jesus na anointed. Ano ibig sabihin ng anointed? Ibig sabihin ng anointed, Messiah. Ibig sabihin, sugo ng Diyos. Savior, tagapagligtas ng sanlibutan at saka tagapagpalaya sa kasalanan. So yun yung ibig sabihin ng anointed one. Messiah, Savior at saka Liberator. Representative siya, ambassador siya ng Diyos. Hindi siya si Bhagavan o yung Diyos mismo. Kumbaga, representative, ano ba, may ambassador ng US, di ba? Ambassador siya ng US. Pinadala siya dito ni, ano, ni, sino ba yung presidente ng US? Si Trump, yan, si Trump. Pinadala siya ni Trump. Hindi siya si Trump, pero pinadala siya ni Trump. Similarly, si Jesus Christ, representative siya ng Diyos. Hindi siya mismo yung Diyos. Hindi siya yung Bhagavan. Anong katunayan natin dyan? Hindi tayo nag-iimbento. Sabi ni Jesus Christ, tinanong niya yung mga disciples niya. Sabi niya sa mga disciples niya, sino ba ako para sa inyo? Palagay niyo ba sino ako? Tapos sumagot si Simon Peter. Sabi niya, ikaw yung Kristo, anak ng buhay na Diyos. Kung mali yung sinabi ni ano, ni Pedro, sasabihin niya, "De, mali ka Pedro, ako yung Diyos eh. Bakit mo sinasabi ako yung anak ng Diyos?" Hindi niya sinabi yon. Wala siyang sinabi. Basta sinabi niya ni Peter, "Ikaw yung Christ, ikaw yung anak ng buhay na Diyos." Hindi umangal si Jesus kasi totoo yon. Matthew 16:16. Sabi pa sa Galatians,
Dahil lahat kayo ay anak ng Diyos, pinadala ng Diyos ang kanyang espiritu, ang espiritu ng kanyang anak sa inyong mga puso. Umiiyak siya, Father, Abba. Kumbaga, tayo, sa mercy ng Diyos, pinadala sa atin si Kristo para ma-feel natin yung kanyang rasa, yung kanyang relationship sa Diyos. Ano ba yung relationship niya sa Diyos? Tinatawag niya ang Diyos na Abba, Father. Yun yung relationship niya sa Diyos. Kaya sinasabi niya ang Diyos, Father. Sabi pa ni Jesus, Abba, Father, lahat ng bagay ay posible para sa iyo. Kung pwede po, pass muna ako dito sa cup na ito. Pero hindi po ako ay masusunod, kundi ikaw yung masusunod. Kasi alam niya na yung mangyayari sa kanya. Alam niya yung mangyayari sa kanya. Sabi niya, pwede po ba pass na ako dito? Kumbaga, huwag nang mangyari ito. Pero hindi po sa kagustuhan ko, kundi kagustuhan niyo. So ibig sabihin, ano siya? Subservient lang siya ng God. Kung anong sabihin ng Supreme Father, gagawin niya. Mark 14:36. Ito naman, pinatutunayan pa rito ni Jagadguru, sino si Jesus Christ. Meron siyang ginawang poem, ang tawag doon Example of My Life. Meron siya kasing pamphlet, Jesus Loves Krishna. Yung pamphlet ni Ma'am Ellen, nasa akin pa rin. Hindi ko pa sinusoli kasi ginagamit ko pa Ma'am Ellen. Hello! Ma'am Ellen, saan si Ma'am Ellen? Ando doon? Okay. Akala ko ito. Hindi ko pa sinusoli kay Ma'am Ellen. So, ginagamit ko pa. So, ito yon. Kakantahin natin. Ginawa natin ang tono, tapos ginamit namin yan sa aming caroling noon. Kasama ko yung anak ko si Harry. Nakatono na ba to? Okay. 1, 2, 3, 4. Who is Jesus looking at with eyes so full of love? Who is Jesus praying to as he looks above? Who is Jesus living for and for whom does he sacrifice? Who is Jesus' closest love, the Lord of his life? Oh God, let me taste that love which Jesus, your good son, has for you. I weep at your feet. Please forgive me for thinking me an equal. I'm a vile, sinful creature who doesn't deserve what I am asking for. But still, I beg you. Let me always meditate upon the love your good son Jesus has for you. Let me see his eyes gazing up at you in love. Let the most humble servant of yours be the example
example of my life. Let me always meditate upon the love your good son Jesus has for you. Let me see his eyes gazing up at you in love. Let that most humble servant of yours be the example of my life. Poem yan ni Jagadguru at ginagamit namin sa aming caroling minsan dati. Okay? Next, part 3, ang Pasko, ang Xmas ay hindi Christmas. Noong nangangaroling pa ako, no, kasama ko, ginawa ko yan mga 14 straight years, taon-taon. Ginawa namin yan 14 straight years. Kasama ko yung yoga group. Yung ating, ano, ating, community, maliban sa mga songs na O Holy Night, Silent Night, Ang Pasko'y Sumapit, may ginawa kaming kanta, ang pangalan nito, Xmas is not Christmas. So yung mga pinuntahan namin mga bahay, mga iba-ibang mga bahay pinupuntahan namin, may mga foreigner, may mga mahirap, may mayaman, natuwa sila sa kanta kasi ano daw, masyadong upbeat daw, tsaka maganda yung mensahe, sabi nila. Kaya nagustuhan nila. Natuturin sila na hindi na dapat nilang sinasabi yung Xmas. So yung message ng song ganito. Ready? Are you ready? Ready? 1, 2, 3, go. Please don't say Merry Xmas. Please don't let out Jesus Christ. So ganon. Ganon yung ano, ganon. So ganon. Ganyan ginawa, parang Mary, ha? Dalitan lang, parang gano'n. So, ulit, ha? 1, 2, 3, go. Please don't say Merry Xmas. Please don't leave out Jesus Christ. So, gano'n. Okay? So, yun. Ganyan ginagawa. Paano ginagawa yung kanta? Ganyan. Ang nag-notation nito, yung aking missy, si Jada Baratasi. Siya yung nag-notate niyan. Wala akong alam diyan sa notation na yan. Siya yung nagturo sa akin ganyan. Anyway, siya yung ano, yan yung paano paggawa ng music ganyan, pagbasa ng nota. Okay? Hindi ako marunong magbasa ng nota, pero yung misis ko marunong. Anyway. So, further, sabi yung song na yon, sinasabi sa song na yon, si Jesus ay ating friend at kaya niya tayong dalhin sa kaharian ng Diyos. Kaya gustong-gusto ng ano, ng mga nag-aarulingan namin. Ang ganda ng mensahe, tsaka yung ano, update. Pero, yung iba, sinasabi nila, yung X daw, sa Xmas, symbol daw yun ni Jesus Christ, yung X. Yun yung ano nila, yung kanilang pananaw. Pero ang pananaw natin dito, bakit kailangan pang i-shortcut? Bakit hindi na lang sabihin yung Christ mismo? Ano yung katamaran ba yon? Di ba? Ayaw nang isulat yung buong Christ, X na lang. Sino bang may gusto ng X dito, di ba? Sino may X dito? Gusto nyo ba yung X nyo? Di ba? X nga eh, ayaw nyo ng X, di ba? Bakit lalagay natin X sa Christmas, di ba? Siyempre hindi natin gagawin yon. Pag kinross mo yung Christ, ibig sabihin yan, anti-Christ, di ba?
Ano ba yung Antichrist? Ganito yon, Antichrist. Ito yung demonyak symbol. Symbol ng demonyo. So, kapag Kristiyano ka, siyempre ayaw mong iwaglit si Jesus Christ sa buhay mo, di ba? Katoliko ka man, Protestante, o kaya Orthodox, o kaya Baptist, o kaya Mormon, o kaya Adventist, di ba ayaw mo? Ganun eh. Kristiyano ka eh. Kaya dapat ayaw, hindi mo pwedeng iwawaglit yung name na Christ sa buhay mo. Kasi yung Christ is the same as Jesus. So, pag sinabi natin yung Jesus or Christ na may pagmamahal, yung pangalan na yun, nakaka-purify na yun sa ating heart, puso, at saka na, sa isip natin. Bakit? Nakaka-purify na yung Jesus or yung Christ. Kasi si Jesus, wala siyang kaibahan sa Diyos eh. Anak siya ng Diyos eh. Inseparable siya, hindi siya pwedeng ihiwalay kay Abba eh, sa Father eh. Anak siya ng Diyos, ibig sabihin, tagasunod siya, tayo hindi. Kaya, siya talaga yung tunay na anak ng Diyos, tayo hindi tayo anak ng Diyos. In a sense, kasi ayaw tayong sumunod sa Kanya, di ba? Suwail tayo eh. Pero siya, hindi siya suwail eh. Kaya, masasabi natin, siya talaga yung tunay na anak ng Diyos. Yung letter X, wala namang purifying effect yan eh. Hindi siya transcendental, ibig sabihin ng transcendental, maka-spiritual. Hindi ka matutulungan ng salitang X. Kung maalala mo nga X mo, asar ka pa, di ba? Anyway. So yung Merry Christmas, wag nating lagyan ng X. Wag nating gawing X. Wag nating gawin yan. Similarly, ganun din, si Jesus Christ, siya yung pinaka-central na figure, imahe, sa Kapaskuhan, di ba? Hindi yung tinatawag na Christmas tree, hindi si Santa Claus, hindi yung bagong boyfriend o kaya bagong girlfriend, hindi mga regalo, hindi rin yung Noche Buena, di ba? Lalong-lalo na hindi yung ako o yung ikaw, tayo. Hindi natin dapat i-celebrate yung Christmas kung wala siyang celebrant. Dapat happy birthday Lord Jesus, di ba? Hindi happy birthday to me. Kasi hindi naman natin birthday yan, birthday niya yan eh. Dapat maging maligaya si Jesus Christ sa araw ng kanyang kaarawan. Paano natin siya mapapaligaya? Kasi ang kaligayahan ni Jesus Christ, kung natitikman natin yung kaligayahan na gusto niyang itinuturo niya sa atin, ano ba yung kaligayahan na yun? Pinaghirapan niya yun eh, para ibigay niya sa atin. Eh. Pinako siya sa krus, di ba? Para maibigay niya lang yung pag-ibig sa Diyos, maipalaganap niya, gagawin niya kahit na ano pa. Sinakripisyo niya yung buhay niya. Kaya, kapag ginawa natin yun, naging masaya tayo sa kaarawan niya, tuwan-tuwa siya sa at. Nagiging, yun ang regalo natin sa kanya. Natutuwa siya. Ang tinuro ni Jesus Christ, pag-ibig sa Diyos. Ang senior niya sa atin, ang regalo niya sa atin, pag-ibig sa Diyos. Yan yung kanyang regalo. Wala nang mas mataas pa dyan sa regalo na yan, pag-ibig sa Diyos. Kailangan, pagdamutan natin yun. Hanapin natin yung pag-ibig sa Diyos na yun. Kasi matatagpuan natin dun yung tunay na kaligayahan. Pero paano? Paano natin mahahanap yung pag-ibig na yun? Napakadali, sabi ng ating spiritual master. Sabi ng ating spiritual master, ang isang tao ay magiging tunay na masaya lamang, tunay na kontento sa buhay kapag nakakalabsap siya ng pag-ibig sa Diyos. Parati natin inuulit-ulit yan, paulit-ulit. Parang siramplaka na ako dyan. Kasi yan talaga yung mensahe ng
spiritual master eh. Ang pinakamadaling paraan para makamit natin yung maka-spiritual na baitang ng pag-ibig sa Diyos, regularly, dapat palagi hearing and chanting His holy names. The God Guru Chris Butler. Dapat palagi. Kung palagi tayo naliligo para maging malinis tayo, dapat palagi tayo nag-chant ng pangalan ng Diyos para maging malinis tayo sa kasalanan. Okay? Yan yung tinuturo niya. Ngayon, papaliwanag natin. Sino ba si Jagad Guru Chris Butler? Kristiyano ba siya? Ano ba ang tinuturo niya? So si Jagad Guru, si Swarup Ananda Paramahamsa, Chris Butler, isa siyang tunay na spiritual na guru. Nanggaling siya sa walang patid na linya ng mga spiritual na guro na nagmula mismo sa Panginoong Diyos. Galing kay Krishna, pababa. Hanggang makarating kay Jagad Guru. Siya yung representative ngayon ng disciplic line na yan. Siya yung nandito ngayon sa planeta natin. Nag-start ito sa Panginoong Diyos. Ang tawag sa disciplic line na to, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ang ibig sabihin ng Jagad, mundo o universe. Ang ibig sabihin ng guru, spiritual na guru, teacher. So yung Chris, ito yung pangalan niya eh, legal name niya. Ibig sabihin nun, di ba, pertaining sa kay Christ, may kinalaman kay Jesus yun eh, yung Chris eh. Yung butler, ito yung apelyado niya. Ito talaga yung apelyado niya, servant. Ibig sabihin ng butler, servant. Yung butler, kapag pupunta ka sa isang mayaman na bahay, siya yung in charge. Pag pupunta ka doon, siya yung magbibigay sa'yo kung saan ka titira doon sa room na yon, kung saan mo matatagpuan yung inumin mo, yung pagkain mo. Yan yung butler. Para siyang waiter. Kumbaga, siya yung head na waiter. Servant. Yan yung apelyido niya. So, ibig sabihin nun, sa pangalan pa lang ng ating spiritual master, malalaman mo na ito talaga yung ano niya, yung destiny. Siya talaga ay tunay na Kristiyano. Servant siya ni Jesus Christ. So, teacher siya ng buong mundo o buong universe. Hindi siya teacher ng ano lang, sekta, relihiyon, lahi o nasyonalidad. Initiated disciple siya ni His Divine Grace, eh, si Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Si Bhaktivedanta Swami Prabhupada ang nagbigay sa kanya ng pangalang Siddha Swarup Ananda. Ibig sabihin ng Siddha Swarup Ananda, Siddha, liberated na being, malayang nilalang. Swarup, spiritual na anyo. Ananda, spiritual na kaligayahan. So yun yung pangalan niya. Malaya, Siddha, Swarup, spiritual na form, Ananda, spiritual happiness. So, nung sila Bhaktivedanta Swami umalis na dito sa mundo na to noong 1977, si Jagad Guru, nagsimula na siyang tumanggap ng mga disciples niya. Sa ngayon, sa buong mundo, meron siyang mga libo-libo yung mga followers ano, na gustong tinatry nilang i-apply sa kanilang buhay yung tinuturo ni Jagad Guru. Si Jagad Guru, siya yung foremost authority ng science of identity. Ano ba yung science of identity? Ano yon? Vedic wisdom yon. Ito yon. Ang tinuturo ng science of identity, hindi ikaw yung material na katawan na yan. Ikaw ay spiritual na nilalang. Hindi ikaw Diyos. Hindi ka powerful. Kundi ikaw ay lingkod lamang ng Diyos. Ang iyong natural na function, natural na gawa, ay maglingkod ka sa Kanyang, sa Panginoon na may pagmamahal. So itong tatlong yan, essence, position, tsaka function.
Yan ang tinuturo ni Jagat Guru. Ano ba ang tinuturo ni Jesus? Makikita natin ang tinuturo ni Jesus pareho lang sa tinuturo ni Jagat Guru. Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, hindi tayo ang material na katawan na to. Ang pinagmula ng buhay ay espiritu, hindi ito magagawa ng laman. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Sabi pa niya, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na yung laman at dugo, hindi pwedeng makamit yung kaharian ng Diyos. Yung namamatay ay hindi pwedeng manahin yung hindi namamatay. Yung nga, yung katawan natin na namamatay, hindi pwedeng maging spirit, manahin yung spiritual. Matatagpuan natin yan sa Corinthians 15:50. 2 Corinthians. Sa 2 Corinthians 5:1, sinasabi niya, alam natin na kapag ang katawan natin ay nasira na, meron pa rin tayong tahanan na hindi gawa ng kamay. Yun yung spiritual form natin. Pag namatay itong katawan natin, meron tayong spiritual form na hindi namamatay. Sinasabi sa Corinthians 5:1. Sa Corinthians naman, 2 Corinthians 5:6, sabi niya, dapat maging matatag yung ating kalooban. Alam natin na habang nandito tayo sa material na katawan, wala tayo sa Panginoon. Tapos sabi pa niya, dapat maging magtiwala tayo, maging matatag, na mas gustuhin pa natin na wala sa katawan at kapiling yung Diyos, Panginoong Diyos. So, ang sabi niya, andito man tayo sa katawan o wala tayo sa katawan, ang mahalaga, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kung pwede tayong nasa katawan at pwede rin tayong wala sa katawan, ibig sabihin, hindi tayo itong material na katawan, di ba? Yun ang tinuturo ni Jesus Christ. Sabi pa dito, meron akong kilala na napunta na kay Kristo. 14 na taon na nakararaan. Nasa katawan man siya o wala sa katawan, hindi ko alam. Pero alam ko, nakarating siya sa ikatlong langit. Alam ng Diyos yun. So, ibig sabihin, kapag ang isang nilalang, pwedeng nasa katawan siya at pwede rin siyang wala sa katawan, ibig sabihin, hindi siya yung katawan niya. So, yun yung tinuturo dito. Yun din yung tinuturo ni Jagat Guru. You are not the body. Sa Philippians, sinasabi dito, maraming mga kalaban ng path ni Jesus Christ, yung destiny nila, destruction. Yung Diyos nila, yung kanilang sikmura. Yung glory nila, yung kahihiyan nila. Yung isip nila, nasa mga material na bagay. Pero sabi ni ng Philippians, ang citizenship daw natin ay nasa spiritual world. Hindi dito sa material na mundo. Kaya hindi tayo itong material na katawan na to. Kaya sinasabi dito, kapag pinasaya mo yung katawan mo, hindi ka talaga magiging masaya niyan kasi katawan mo lang yung pinasaya mo eh. Hindi mo pinasaya yung ikaw mismo, yung soul. Kasi ang soul, hindi siya matter eh. Spirit siya eh. Ang makakapagpaligaya lamang sa kanya, spirit din. Spiritual din. Ano yon? Pag-ibig sa Diyos. Hindi material na bagay. Sabi pa ni Jesus, tinuruan niya tayo kung paano magdasal eh. Sabi niya, importante raw yung babanggitin natin yung holy name ng Diyos. Sabi niya, sa Matthew 6:9, Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, hallowed, sambahin. Ibig sabihin, gawin nating holy. Pag ginawa natin, isinabuhay natin yung mga pangalan ng Diyos, yun yung gusto ni Jesus Christ. Matatagpuan natin yun sa Matthew 6:9. Sabi pa sa Bible, sa Old Testament naman, O Panginoon ko, aking puso ay nakaano na, fix na. Sasambitin ko at pupurihin ko ang iyong mga banal na pangalan. Psalms 108:1. Yun sinasabi ni King David. Si King David, mauna pa kay Jesus Christ ng mga 1,000 years yata, something. Mga ganun. Or higit, or kulang-kulang.
Parang siya yung ninuno-ninuno ni Jesus Christ, si King David. Sabi naman sa ano, sa Psalms pa rin, ang ating tulong ay matatagpuan sa pangalan ng Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Tapos sabi naman ni Joel, our help is in the name of the Lord, Psalms 1:2-4:8 yun. Sabi naman ni Joel sa 2:32, darating yung araw, kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon Diyos ay maliligtas. Si Joel, actually siya yung isang ancient prophet ng mga Israelites. Napakatanda niya ng propeta, nauna pa siya kay Jesus Christ. So ang tinuturo niya na rin, chanting of the holy names. Mga banal na pangalan ng Diyos. Okay? Part 6. Ano ba ang salitang Haribol? Ang Sanskrit word na Haribol, ito Sanskrit the word na Haribol. Ang ibig sabihin niyan, sambitin ang mga banal na pangalan o kaya purihin ang mga banal na pangalan ng Diyos. Sa ano, sa secular sense, pag sinabing secular, hindi siya religious, ang ibig sabihin din yan, sabi ni Jagad Guru, the ultimate goodwill. Sa Tagalog, sa Filipino dialect, pag sinabing ultimate, pinaka na yun. Wala nang mas mataas dyan, wala nang hihigit pa dyan, wala nang kapantayan, at wala na yung sa kabila niyan, wala na. Ultimate na nga eh. Pag sinabing good, pwedeng mabuti siya, masaya, masagana, o kaya maganda, di ba? Pag good. Pag sinabi namang will, kalooban. So, pag sinabi mo yung word na haribol sa isang tao, isang nilalang o isang hayop o halaman, ibig mong sabihin dyan, sumaiyo, sumainyo nawa ang pinakamabuti, pinakamaligaya, pinakamasagana, pinakamagandang kalooban. So, yun yung ibig sabihin ng haribol. So, haribol everyone, sana magkaroon kayo ng napakagandang at napakamahalagang, napaka-meaningful na Pasko. Hindi Xmas, ha, kundi Christmas. Ito ay Christmas season, hindi Christmas season. Huwag nating i-miss, huwag nating iwaglit si Jesus Christ. Merry Christmas. Jaya Jaya Jesus, Jaya Jaya Krishna. Haribol! Thank you very much. Jaya Om Vishnupad, Paramahamsa Parivraja Kacharya, Astuteresyata, Sri Srimad, Jagadguru, Sirasvarup, Ananda Prabhupad. Kijay!